Hello mga ka-DI. Good afternoon sa ating lahat mga ka-DI. Salamat sa Panginoon ay narito tayo mga ka-DI ulit. Galing pa kami sa church mga ka-DI. Kararating lang namin mga ka-DI. At sa nawa mga ka-DI ay ang bawat isa sa atin ay andyan sa pag-iingat ng Panginoon mga ka-DI. At sana mga ka-DI ay kayo din ay nag-church ano ng Linggo mga ka-DI. Huwag natin kalimutan ang Diyos mga ka-DI sa ating mga buhay mga ka-DI. Siya nga pala mga ka-DI ay nandito tayo ngayon. May madali ang paglilinis o pagre-repair ng electric fan mga ka-DI. Itong electric fan ko ay huminto. Gumagana naman siya mga ka-DI. Pero medyo nag-stuck siya. Re-repairin natin ito mga ka-DI. Ayusin natin, papaganahin. Wala akong pamalit na bushing or mga pisa dito mga ka-DI. Pero gumagana siya mga ka-DI. Kailangan lang linisan at langisan ko mga ka-DI para gagana ulit siya mga ka-DI. Medyo matigas siya mga ka-DI. Pag tinisting natin mga ka-DI ito, parang ano siya. Saglit na mga ka-DI. Ayan mga ka-DI, sinaksa ko. Tinisting natin mga ka-DI. Ayan mga ka-DI. Gumagana siya ng umuugong lang at hindi talaga siya umiikot. So gagawa natin ang paraan mga ka-DI, linisan lang natin ng langis. Wala tayong pamalit na mga pisa dyan pero paganahin natin mga ka-DI. Natanggalan ko mga ka-DI yung manat. Yan mga ka-DI, matigas. So bubuksan natin ito mga ka-DI at langisan natin mga ka-DI. So pagbubukas nito mga ka-DI, ganito. Tuturo ko lang sa inyo, pag nakita niyo itong cable tie na nakatali dito sa supply na ng wiring na to, kung halimbawa marupok na siya, bago niyo siyang buksan, kailangan talian niyo to ng panibago mga ka-DI para hindi mahatak-hatak kung magbukas ka nito, dahil pagka nahatak ng bagyan ito, ang late ng hibla ng wire mga ka-DI, mapuputol yan. So kailangan talian niyo to bago niyo buksan yan mga ka-DI. Ito mga ka-DI, di ko na to talian dahil matibay pa yung ano niya, yung cable tie nito mga ka-DI. Madalian lang ito mga ka-DI dahil ginagamit kasi namin ito sa kwarto. Pinapagana na anak ko ay hindi kagad gumana.
mainit roon pagka tanghali mga kadi ay tag-init na mga kadi ay kaya kailangan maayos to. Pagdating dito kadi ay sa motor, kailangan maingat tayo. Huwag natin to kung ilapag kung saan saan or sa bakal or ano mas maganda sa plastic or may ano ka, sapinan mo ng damit or mga basahan para hindi ito magasgasan mga kadi ay itong winding niya, para hindi masunog yung winding niya pagkapaandarin na natin. Iwasan na mag shortage mga kadi kadi ay di kaya mag-grounded siya. Kaya kailangan natin talagang ingatan to pagka na binuksan natin. Lalo na sa mga electric pa natin kung nire-repair natin sa ating mga bahay. Kailangan talaga to ingatan. Ito mga kadi ay. Tiga siya. Kala mo hindi stuck mga kadi ay. Sprehan natin mga kadi ay ng penetrating W40. Spacer mga kadi ay importante ito na para hindi kumalaw itong rotor niya sa stator, hindi siya magalaw. Medyo may gasgas na siya mga kadi ay yung shafting niya, pero okay pa naman dahil hindi pa naman siya ano lumalim. Flat pa naman. Pantay pa siya dito. Pagka makadala ko ng pisa nito mga kadi ay, itong bosing na to, papalitan ko. Mayroon akong bosing dun sa trabaho ko. Papalitan ko to. Medyo ginawan mo natin ang paraan pansamantagal mga kadi ay. Hindi pa naman siya magalaw mga kadi ay. Yan o, hindi pa naman siya magalaw. Ang diferensya kasi nito, pagka maluwang na masyado to, itong rotor mga kadi ay sasaya dito sa stator mga kadi ay. Yun ang magkukos ng sunog, masusunog to kadi ay. Dahil uugong na lang siya eh. Ihinto siya, uugong, lalo na kung di nyo napapansin, masusunog na to. Yun yung cause na minsan may nasusunog na bahay, naiwanan, naka-on ang electric pan. Akala nila nakapatay dahil nakahinto. Hindi nila alam na naka-on pala yun. So magkukos ng sunog, iinit ito, malulusaw to, mag-aapoy. Yun yung cause na masusunog. At kung hindi nababantayan, baka bahay pa natin madadali mga kadi ay. At hindi na check up na naka-on pala yan, at lalo na nakasaksak, iwasan natin na pag hindi ginagamit yung mga gamit natin mga kadi ay, ay nakasaksak sa kurente, dapat nakabunot talaga siya para safety.
ito yung spacer niya sa likod. Tingnan lang mga kadiyay, maglinis. Maglagay ng langis. Mahirap kasi minsan ang iba maglalagay ng langis. Naka-stack lang ito ng ganito. Mahirap, hindi mo malilinisan itong shafting. Nandun pa rin yung dumi. So maya-maya, mag-i-stack na naman ulit. Ihinto na naman ulit. Kaya kung maglinis ng shafting at malagyan ng langis to, dapat tatanggalin, kalasin mo talaga mga kadiyay yung motor. Nagyan ko mga kadiyay ng langis kabilaan. Balik na natin mga kadiyay, mga tornilyo nito. Pasensya na mga kadiyay, yung mahinga rito. May gumagawa kasi dito sa kabila, nag-grinder. At mahinga rin yung mga motor na dumadaan, mga kadiyay. Sinisel. Kamitan ko mga kadiyay ng blower para matanggal yung malikabok.
Yan mga kadiyay, natapos na. Testingan natin. Ayan o. Kung kanina matigas, ngayon ay malambot na siya mga kadiyay. Kaya testingan natin mga kadiyay, saksak natin. Ang hangin niya nandito sa harapan mga kadiyay. Yan. Simple lang kung maglagay tayo ng langis ng mga pa natin ay malagyan ng maayos yung shafting na ng langis at yung busing na okay na mga kadiyay at naging maayos ulit yung electric pa mga kadiyay. So hanggang dito lang yung video ko mga kadiyay. Salamat sa panonood. Salamat sa mga subscriber ko. At maging maayos na mga kadiyay. Madalian lang tong linis mga kadiyay. Linis lang at langis mga kadiyay. Makatapat para gumana ulit ang electric pan. Ang ginamit ko lang mga kadiyay ito. W40 penetrating oil siya para maayos yung ikot ng shafting mga kadiyay doon sa busing. Salamat mga kadiyay, God bless sa ating lahat at nawa pagpalain tayo ng Diyos. Thank you.